Magandang araw sa inyo mga kahabi. For today's video ay ituturo ko po sa inyo kung paano ako mag-breed ng bita or fighting fish. Oh, come guys, on! Samahan niyo ako. Let's go! Ito na po yung pili kong mga i-breed natin guys. Dalawang female at dalawang male. Oh no! Ito yung female natin. Pinili natin guys na plakat. At ito po yung mga layaki. Hapmon yan guys. Platinum hapmon. At saka blue. Blue bit hapmon. Ilagay na natin guys sa kanilang pag-rebreedingan. Sabay natin yung hybrid yung dalawa guys. Lagay natin yung una yung lalaki. Saka ang siyempre ang babae nasa loob. Hindi na magandang i-part na ito guys. Ito yung i-partner natin sa kanya. Yung i-breed natin. Para maganda yung kulay, blue din yung one female beta. Yes. Ayan guys. Ganyan lang muna guys para di gaano maano ang babae. Pakasaktan lang yung layaki guys kasi iano lang siya. Mas maganda kasi pag nasa loob mo muna ang babae natin na bita pagka hindi maano masaktan ng layaki kasi mga agresibo kasi ito guys yung mga fighting fish. Lagay natin guys sa kabila yung layaki natin yung male na bita. At saka itong female beta natin, lagay natin sa loob. It's getting back. So ayan guys, nalagay na natin yung female at saka male beta. Bukas na natin to pakawalan guys para mangitlog na yung bae. At saka hindi na sila magano mag-aaway. Takpan na lang natin guys. Kuha na lang tayo ng ano. Pang takip. So ito guys, pantakip natin guys sa ating mini-breed na bita. Takpan lang natin guys para di sila maestorbo guys. Takpan lang natin kahit anong pantakip. Ito ang ginamit ko, karton to guys. Ayan. So dito lang muna guys. Abagan natin bukas at pagkakawala natin yung female beta para mangitlog na yun. Guys, thank you. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Pangalawang araw na to guys. Cool natin guys yung female beta. Ilalabas na natin sa kanyang kwan. Sa loob. Pipirig na natin guys. Ganun to lang ang gawin guys.
Ito lang guys, magano guys, magpiring ng bita guys. Ibali guys, pangalawang araw na to guys. Pwede nang pakawalan yung ano, female bita. Tignan na lang natin guys kung agresibo pa ba yung male bita o di ka yung female yung agresibo. Hindi naman gaano agresibo guys. Mukhang nag-ano na sila guys. Nagkaintindihan na. Oh, come on! Ito sa kabila guys. Parang ganun din guys. Hindi pa nag-ano yung ano guys. Male bita, hindi pa nag-bubbles. Hintayin natin itong mag-bubbles to guys. Tignan natin guys yung binibreed ko guys bago ko palang pinakawalan yung female bita. Hindi naman sila nag-aaway guys. Mukhang nagkaintindihan na sila guys. Kahapon hinawalay ko muna sila kahapon kasi para hindi mag-away-away. So ngayong araw guys pinakawalan ko na. Ito na sila. Tignan natin guys kung mag-meet ba sila guys. Nilagyan ko ng ano guys, loop paint para sa kanilang bubble nest. Ayan, pugad ko sila guys yung bubbles nila. Yung male bita guys ang gumagawa ng bubble nest. Kaso dito, hindi pa nag-bubbles yung ano, male. Ibalik, 2 days na to guys. Tignan natin muna guys. Ay, agresibo pa yung ano guys. Agresibo pa yung ano, female. Dito lang muna guys, takpan natin guys para di sila ma-storbo guys. Oh no! Balikan na natin mamaya guys. Takpan lang natin guys para di ma-storbo guys. Hello guys, ika-3 araw na po ngayon. Tignan natin guys kung nangitlog na ba yung ating bita female. Tignan natin guys. Wala na natin yung takip. So ito na guys, nangitlog na po ang ating ano guys, female bita guys. Dude, crap! Mga 3 araw na, tingnan nyo guys, oh. Marami nang itlog guys sa loob, sa bubble nest nila. Napakaraming itlog guys. Sa kabila guys, parang wala pang itlog guys, hindi pa nangitlog yung ano natin, female beta. Mukhang gumagawa pa ng bubbles yung male natin. ito na guys, kunin lang natin yung ano guys, yung female para di ano mabugbog ng ano male beta natin. Kunin lang natin guys para guys. Pagka tapos mitlog yung male guys, yung female guys, hayaan natin ng mga 3 araw para mag-hatch ang itlog nila.
dito lang muna guys. Abangan natin sa susunod na araw. Oh, come on. Ito na guys, binalikan natin ng mga 2 oras. Tingnan na natin guys kung nangitlog na ba yung sa kabila, kasi kanina pagtingin natin hindi pa nangitlog. Tingnan natin guys. So, ayan guys, marami nang itlog yung sa kabila. Pwede na natin kunin yung babae natin. Kunin natin guys, para hindi na ito na bugbog na ano, male beta. Tagal lang muna nito doon guys. Wala. Kunin ko na niya mamaya. So ito na guys, nag-success na yung 2 binid natin na beta. Hayaan lang nating iwan yung male beta, kasi sila kasi yung mag-aalaga ng mga itlog hanggang ma-hatch ng 3 araw. So dito lang muna guys, abangan natin sa sunod na araw sa pag-hatch nila. So ito na guys yung binid nating 2 pares guys. Magbibigay lang ako ng tips guys, hindi na natin i-video hanggang sa mag-hatch ito, kasi aabot pa guys ng mga 3 araw. Bibigyan ko lang kayo guys ng tips pagkatapos nitong mag-hatch guys ng 3 araw, pwede na ninyong kunin guys yung male beta mga 2 araw pagkatapos ng pag-hatch nila. Pag ano na guys yung mga pray nila guys, pag pre-swim na guys, pwede nang kunin yung male beta para hindi na naman nila kainin yun, kasi kinakain kasi nila pag nagugutom sila. So hanggang dito na lang guys, salamat sa panonood. So ayun guys, pinakita ko na sa inyo ang kung paano ako mag-breed ng beta. Kung gustuhan nyo ang aking video guys, huwag nyo lang kalimutang mag-like and subscribe din to support my channel. Yun lang guys, salamat.